Sa lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo na dumulong ngayon, welcome sa Shincheonji Online Seminar, ang patotoo sa mga talinhaga ng mga sekreto ng karya ng langit at mga tunay na kahulugan nito. Ako si Kim Namhu, ang itinalaga para maging moderator sa araw na ito. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, ipapangaral ang ebanghelyong ito ng karya ng langit sa buong mundo bilang saksi sa lahat ng bansa. Ngayon, ang mga talinhaga tungkol sa mga sekreto ng langit at ang mga salita ng katotohanan ng tupad ay ipapaalam sa buong mundo sa pamamagitan ng mga video sa YouTube. Ang mga pastor mula sa buong mundo ay lumagda ng mga MOU sa Shincheonji Church of Jesus na nagpapatuloy sa aktibong pagpapalitan ng mga malinaw at makatuwirang mga salita na hindi pa narinig sanmang panig sa mundo. Sa panahong ito, kapag ang mga propesiya ng bagong tipan ay natupad, ang paraan ng pamumuhay ay nabuksan sa lahat ng mga tao na lumalampas sa mga hangganan at mga wika sa pamamagitan ng ipinangakong pastor na nakita at nakarinig ng lahat ng ito. Kapag napagtanto natin ang tunay na kahulugan at katotohanan ng talinhaga kung paano mabubuksan sa atin ang mga lihim ng karya ng langit, umaasa ako na ito ay magiging isang hindi mapapalitang pagkain para sa buhay na walang hanggan sa inyong mga puso at isang mahalagang panahon na daragdag sa pag-asa natin sa langit. Bago tayo magsimula sa ating aralin, manalangin tayo ng may iisang puso. Maraming salamat po, aming Amang Diyos. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong mahalagang pag-ibig at biyaya. Ngayon, lalo kami nagpapasalamat sa iyo para sa biyayang ibinigay mo sa aming lahat sa oras na ito upang ipaalam sa mundo sa pamamagitan ng Shincheonji Online Seminar sa pagpapatotoo ng talinhaga ng mga sekreto ng karya ng langit at ang mga tunay na kahulugan nito. Nawa tulungan niyo po ang lahat ng mga pastor at lahat ng mananampalataya sa mundo na nakikinig ngayon ng may maalab na puso na mauunawaan ang salita ng Diyos upang mapuno ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga biyayang ito. Mangyaring dumaloy ang walang hanggang banal na espiritu sa tagapagturo na magpapatotoo ng salita at bigyan ninyo ang lahat ng mananampalataya na nakaririnig ng mga salitang ito ng walang hanggang katuparan. Naniniwala ako na ang panahong ito ay mapupuspos ng banal na espiritu at biyaya ninyo. Maluwalhati nawa kayo, O Diyos, mula sa simula hanggang sa wakas. Ang bawat salita ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oo, titingnan natin ngayong araw ang mensahe ng Lesson 3, The Figurative Language of the Secrets of the Kingdom of Heaven. Sa Mark chapter 4 verse 11, sinabi ni Jesus, "Ang lihim ng karya ng Diyos ay ibinigay na sa inyo. Ngunit sa mga nasa labas, ang lahat ay sinasabi sa mga talinhaga." Kung ikaw ay isang mananampalataya na umaasa sa langit, kung ikaw ay isang membro ng pamilya ng Diyos, hindi ba dapat tiyak na alam mo ang lihim ng karya ng Diyos? Umaasa ako na magkakaroon kayo ng malaking kaliwanagan sa pamamagitan ng bukas na salita ngayon. At ito ay magiging isang panahon ng biyaya upang basain ang inyong kaluluwa ng matamis na ulan. Makakasama natin ang instructor na si Jong Dok Sub ng Busan James Tribe na siyang mangaral ng salita ng Diyos. Mga pastor, seminarista at mananampalataya na naghahangad sa kaharian ng langit. Kamusta? Welcome sa Shincheonji Online Seminar. Ako ay Center Instructor na si Jong Dok Sub na natuto mula sa Tribe Leader ng Busan James. Ang aming Tribe Leader ay tinuruan naman ni Chairman Lee Manhee ng Shincheonji Church. Sa araw na ito, sana mapakinggan ninyong mabuti ang tungkol sa pagbibigay kahulugan sa talinhaga ng sekreto ng langit. At sana ay maging mahalagang oras ito kung saan tayo magiging isa sa Diyos. Napakinggan niyo bang mabuti ang basic knowledge of the Bible nung nakaraang seminar? Ang pamagat naman natin ngayon ay ang talinhaga ng sekreto ng kaharian ng langit. Bago ko simulan ang lecture, basahin muna natin ang Bible verse tungkol sa talinhaga. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" He replied,
The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Amen. Ayon sa salita natin ngayon, ipinahayag ni Jesus ang sekreto ng kaharian ng langit sa pamamagitan ng talinhaga. Sekreto ito ng langit, kaya dapat malaman ng lahat ng tao sa lupa na naghahangad sa langit ang tamang kahulugan ng mga talinhagang ito, hindi ba? Sana mapakinggan ninyo itong mabuti at magiging anak kayo ng langit. Tingnan natin ang mga pangunahing punto ng salitang aalamin natin ngayon. Para sa ating unang punto ngayon, aalamin natin ang dahilan kung bakit kahit nababasa natin ang salita, ay hindi ito maiintindihan. Ang pangalawa ay ang dahilan kung bakit siya nagsalita sa pamamagitan ng talinhaga. Pangatlo, aalamin natin ang tungkol sa mga sekreto ng langit na nakatala sa Four Gospels at Aklat ng Revelation. Pangapat, kailan at sa pamamagitan nino natin makikita ang aktwal na katauhan ng sekreto ng langit na nakasara gamit ang talinhaga? Panglima, ang resulta ng mga nakaunawa sa talinhaga at ang mga hindi nakaunawa sa talinhaga. At ang huli, ang pang-anim. Suriin natin isa-isa ang mga halimbawa ng pagbibigay kahulugan sa talinhaga. Kaya pakinggan nating mabuti ito at unawain ng tama at sana ay maging isa tayo sa tunay na Diyos. Iisa lamang ang salitang nilalaman ng Bibliang meron ang lahat ng mga Kristiyano sa lupa. Ngunit, kapag binabasa natin ang Biblia, may mga bagay na talagang mahirap unawain. Halimbawa, sa Revelation chapter 13 ay may halimaw na lumalabas mula sa dagat, ngunit ang halimaw na ito ay puro mga hayop na naninirahan sa lupa. Naiintindihan niyo ba ito? Bakit lumalabas mula sa dagat ang mga hayop na tulad ng leon, oso, at leopardo na naninirahan sa lupa? Sa Revelation chapter 9 naman, ay may mga kabayong pumapatay sa ikatlong bahagi ng mga tao. At ang mga kabayong ito ay may ulo sa buntot. May ganito bang kabayo sa mundo? Tulad nito, may mga bagay sa Biblia na mahirap unawain. Kung gayon, mali ba ang Biblia? Sinabi sa John chapter 1 verse 1 na ang salita ay Diyos. Hindi pwedeng mali ang binigay niyang salita sa atin, hindi ba? Ang dahilan kung bakit nababasa natin ang Biblia ngunit mahirap itong unawain ay dahil nakasulat ito sa talinghaga. Sinabi na si Jesus ay nagsalita ng patalinghaga sa kanyang mga disipulo at wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Ang talinhaga sa salitang Korean ay PU. Ang ibig sabihin ng B ay ikumpara at ang ibig sabihin ng U ay matanto. Kaya ang talinhaga ay isang ekspresyon na humihiram ng mga katangian ng iba pang mga bagay na katulad o kapareho para may paliwanag ang isang bagay. Kahit sa ating pangkaraniwang pananalita, ang isang matalinong tao ay maihahambing natin sa matsing at ang taong mangmang naman ay maaaring ihambing bilang utak lamok. Kagaya nito, gumagamit tayo ng mga talinhaga araw-araw. At sa loob ng Biblia, mayroon ding mga salitang naisulat sa talinhaga tulad nito. Ang mga tiningnan natin kanina tulad ng mga hayop sa Revelation chapter 13 at ang mga kabayo sa Revelation chapter 9 ay mga propesiya sa aklat ng Revelation na itinala gamit ang talinhaga. Ang dahilan kung bakit hindi natin maunawaan kahit nababasa natin ang salita, ito ang ating pangalawang punto, ay dahil hindi pa ito natutupad, kaya hindi pa lumilitaw ang mga aktwal na katauhan na natupad. Ang aklat ng Revelation ay isang aklat ng propesiya. Ito ang mga mangyayari sa madaling panahon
na naitala ni Jesus. Kaya siguradong dadating ang panahon na matutupad ang mga ito. Basahin natin ang salita sa Habakuk chapter 2, verses 2 and 3. Then the Lord replied, "Write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay." Amen! Tulad dito, may panahon na matutupad ang propesiya at malalaman lang natin ang tunay na kahulugan ng mga talinghaga kapag lumitaw na at nakita natin ang natupad na aktwal na katauhan. Kung gayon, kailan kaya ang panahong lilitaw na ang aktwal na katauhan ng mga propesiya? Kapag natutupad na ang propesiya, makikita at malalaman na natin ang aktwal na katauhan ng mga talinghaga, hindi ba? Kaya hindi dapat literal ang ating intindi sa propesiya tungkol sa sekreto ng langit. Dapat nating malaman na talinhaga ang mga ito. At ano naman kaya ang dahilan kung bakit sinalita sa talinhaga ang sekreto ng langit? Una, sinabi na ito ay para tuparin ang mga salita ng propeta sa lumang tipan. Basahin natin ang salita sa Psalms chapter 78, verses 1 and 2. "My people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. I will open my mouth in parables. I will utter hidden things from of old." Amen! Ito ay isang tula na sinulat ni Asaph. Propesiya ito tungkol sa mangyayari sa hinaharap na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Asaph. Pinopropesiya ng Diyos na magsasalita siya tungkol sa sekreto ng langit gamit ang talinhaga, at ang propesiyang ito ay natupad noong first coming ni Jesus. Basahin naman natin ngayon ang Matthew chapter 13 verses 34 to 35. "Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophets. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world." Amen! Ang sinabi dito ni Jesus na ang mga natatagong bagay ay ang sekreto ng kaharian ng langit, at sinabi niya na ang dahilan kung bakit nagsalita siya ng patalinhaga ay para matupad ang propesiya sa Psalms chapter 78. Sa ibang salita, si Jesus ay nagsalita sa talinghaga sa kanyang mga disipulo upang magawa niya ang pangako ayon sa propesiya ng Diyos na sasabihin niya ang sekreto ng langit sa pamamagitan ng talinhaga. Kung gayon, kung may panahong nagsasalita siya sa talinghaga, ay may panahon din na ipapaalam na niya ng malinaw ang aktwal na katauhan ng mga ito, hindi ba? Noong first coming ni Jesus, sinabi niya sa John chapter 16 verse 25 na nagsalita siya sa talinghaga, ngunit darating ang panahon na hindi na siya magsasalita ng patalinghaga, kundi maliwanag na niyang sasabihin ang lahat. Kailan kaya ito? Ito ay sa second coming ng Panginoon, kung kailan babalik si Jesus at tutuparin niya ang mga propesiya. May panahon ng pagsasalita sa talinghaga at panahon ng malinaw na paglalahad. Kung gayon, hanggang bumalik si Jesus at ipaalam niya ito sa atin ng malinaw, ay walang makakaalam sa kahulugan ng mga talinghaga, hindi ba? Kung hindi naman alam ang mga natupad na propesiya at hindi rin alam kung kailan ito malalaman ng malinaw, ngunit may mga nagsasabing, "Alam ko ang kahulugan, kasi nungalingan ito, hindi ba?" Kung tayo ay mga mananampalataya na humahangad sa kaharian ng langit, dapat malinaw nating malaman at makilala kung ano ang katotohanan at kasinungalingan. Ang pangalawa ay dahil ito ay sekreto ng langit. Basahin natin ang Matthew chapter 13, verses 10 to 11.
The disciple came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" He replied, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Amen. Nung tinanong ng mga disipulo kung bakit nagsasalita si Jesus sa talinghaga, ang sabi ni Jesus ay dahil sikreto ito ng kaharian ng langit at tinatago niya ito sa pamamagitan ng talinghaga. Tayo rin, hindi natin binubunyag kahit kanino ang mga sikreto natin, hindi ba? Sa mga bahay natin, mayroon tayong mga lock sa pinto na may password para hindi makapasok ang sino man sa bahay. Ang nakakaalam sa password ay makakapasok sa bahay, kaya hindi ito dapat ipaalam sa sino man. Sino lang ang dapat makaalam? Ang mga miyembro ng pamilyang nakatira sa bahay na yon. Ngunit, hindi ito dapat malaman ng magnanakaw o kaya'y makakaaway ng pamilyang ito, hindi ba? Tulad nito, tanging mga anak ng langit na pamilya ng kaharian ng langit ang dapat makakaalam sa sekreto ng langit. Hindi dapat malaman ng mga anak ni Satanas na kaaway ng Diyos ang sekreto ng langit at makapasok sa kaharian ng langit. Kaya ito ay itinago sa talinghaga. Susunod, ang pangatlong dahilan kung bakit ipinahayag ito sa talinghaga ay dahil kung malalaman ng kaaway ang sekreto ng langit na nasa propesiya, may pangamba na didistorboin ito para hindi matupad o kaya ito ay gagamitin sa masama. Sa Matthew chapter 13 verses 10 to 11, sinabi ni Jesus na may mga taong ipinagkaloob na malaman ang mga sikreto at mayroon ding mga taong hindi ito ipinagkaloob. Sa sinabi ditong you na tumutukoy sa mga disipulo ni Jesus, ipinagkaloob ang sikreto ng kaharian ng langit. Ngunit sa sinabing them ay hindi ipinagkaloob ang sikreto ng langit. Tulad ng salitang ito, mahati sa dalawang grupo ang you at them. At ito ay depende kung ipinahintulot sa iyo na maunawaan ang sikreto ng kaharian ng langit o hindi. Kung gayon, kanino kabilang ang mga taong tinawag na them na hindi pinahintulutan na maunawaan ang sikreto ng langit? 6,000 taon nang naglalaban sa isang madugong digmaan ng Diyos at si Satanas para muling mabawi ng Diyos ang mundong ito mula kay Satanas. Ang posisyon ng Diyos ay para bawiin sa Diablo ang mundong ninakaw sa Kanya at ang posisyon naman ni Satanas ay para pigilan ng Diyos na maibalik ang mundong ito sa Kanya. Kaya hinahadlangan niya ito. Kahit sa pisikal na digmaan, may mga codes na ginagamit na tanging ang mga kaalyado lang ang nakakaalam para mapigilan ang pagsalakay ng kaaway. Sa kaparehas na logic, ang codes na ito ay hinding-hindi rin dapat malaman ng kaaway. Sa Micah chapter 5 verse 2 ng Lumang Tipan, nakapropesiya dito na si Jesus ay ipapanganak sa Bethlehem. Dahil nakapropesiya kung saan siya ipapanganak, sinubukan ni Satanas na saktuhan si Jesus. Ginamit niya si Herod na hari ng Judea noon. Sa pamamagitan niya ay ipinapatay niya ang lahat ng mga sanggol na ipinanganak sa Bethlehem. Kung iisipin natin ito, makikita natin kung paano siya dumidistorbo. Sa makatuwid, mananalo lamang ang Diyos sa digmaan kung itatago niya ang kanyang mga tutuparin sa kaaway niya si Satanas, hindi ba? Kaya upang maiwasang malaman ni Satanas ang sekreto ng kaharian ng langit, dapat maitago din ito sa mga taong kabilang kay Satanas sa pamamagitan ng talinghaga. Madalas kapag sinabi nating talinghaga, ito ay isang paraan na kung saan gagamit ka ng isang bagay upang madaling maipaliwanag at maintindihan ang isa pang bagay. Ngunit sinabing ang sekreto ng langit ay itinago sa talinghaga at nagtataka ang ilang tao kung ang lahat ba ng nakasulat sa Biblia ay nakasulat ng patalinghaga para mahirapan tayong malaman ito. Ngunit dapat natin maklasify ang talinghaga
na ginamit sa history at moral teaching at ang talinhagang ginagamit sa propesiya. May mga bahagi sa kasaysayan o moral teaching na nasa Biblia kung saan ginamit ang mga talinghaga para mas madali itong maintindihan. Ngunit, ang talinghaga sa aklat ng propesiya ay mahirap na pananalitang ginamit para hindi maintindihan ng mga taong kabilang sa kaaway na si Satanas. Sa partikular, ang four Gospels at ang aklat ng Revelation ay puno ng mga pangalan ng tao at lugar na ginamit bilang talinghaga. Sa four Gospels at sa aklat ng Revelation, sinabi ni Jesus ang mga propesiyang matutupad sa hinaharap gamit ang talinghaga at itinago niya ang mga ito bilang sekreto ng kaharian ng langit. Kung hindi natin malalaman ang tunay na kahulugan ng mga talinghagang ito, hindi rin natin mauunawaan ang Biblia at ang tunay na kalooban ng Diyos. Malalaman at maikita lang natin ang kaharian ng langit kapag naintindihan natin ang tunay na kahulugan ng mga talinghaga. Sa Matthew chapter 13 ng four Gospels, itinuro ni Jesus ang tungkol sa kaharian ng langit gamit ang talinhaga ng binhi, yeast o pampaalsa, kayamanan, perlas at lambat. Kung gayon, dapat alam natin ang kahulugan ng mga ito para maging mga anak ng langit, hindi ba? Mayroong nagsasabi na ang nagtuturo daw ng talinghaga ay kulto. Ngunit, si Jesus ay nagturo ng talinghaga. Kulto din ba si Jesus? Sino kaya ang kulto? Ang taong hindi alam ang talinghaga o si Jesus na nagturo ng talinghaga? Kaya niyo bang ipaliwanag ang kahulugan ng mga salitang ito na sinabi ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga? Kung hindi natin alam, dapat hindi natin basta-basta sasabihan na kulto ang nagsasabing alam nila ito, kundi dapat pakinggan muna natin ito at magdesisyon, hindi ba? Kayong mga nakikinig sa lecture na ito ay may talino at karunungan, kaya naniniwala akong pakikinggan muna ninyo ito at saka kayo magdedesisyon kung ano ang katotohanan at kasinungalingan. Malalaman at makikita lang natin ang kaharian ng langit kapag mauunawaan natin ang tunay na kahulugan ng mga talinghagang ibinigay ni Jesus sa Matthew chapter 13. Sa aklat ng propesiya ng bagong tipan, ang Revelation, kung saan naisulat ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang disipulo na si John, ang mga kinakailangan mangyari sa madaling panahon. At mayroon ding mga sekreto ng langit na nakatago sa talinghaga. Ito ang sekreto ng 7 stars at 7 golden lampstands na nasa Revelation chapter 1 verse 20. Mayroon ding beast with 7 heads and 10 horns na makikita natin sa Revelation chapter 17 verse 7. Sa Revelation chapter 10 verse 7 ay mayroong sekreto ng 7th trumpeta. Kung gayon, kung hindi natin alam ang kahulugan ng mga talinghagang ito, hindi rin natin malalaman ang kalooban ng Diyos. At kahit makita natin ang aktual na katauhan na natupad, ayon dito ay hindi natin ito makikilala, hindi ba? Ang 7 stars at 7 golden lampstands kaya ay tumutukoy sa pisikal na bituin at golden lampstand? At ang beast with 7 heads and 10 horns naman ay hindi hayop na makikita natin sa isang zoo. Ang 7th trumpeta kaya ay totoong trumpetang hinihipa ng tao? Sa mundo ng relihiyon ngayon, saan malinaw na ipinapatotoo ang ganitong sekreto ng langit? Ang mga sekreto ng langit na ito ay hindi literal kundi naisulat ang mga ito sa pamamagitan ng talinghaga. Kung kayo ay tunay naman na nanampalataya, dapat nating alamin at unawain ang mga propesiya ni Jesus ng patalinghaga sa aklat ng Revelation at ang mga kahulugan nito. Ngayon ay aalamin natin kung kailan at sa pamamagitan nino natin makikita ang aktual na katauhan ng sekreto ng langit na nakatago sa talinghaga. Ang mga sekreto ng langit na nakatago sa talinghaga ay mauunawaan natin kapag natupad ang propesiya at lumitaw ang realidad nito. Sinabi sa John chapter 1 verse 14 na ang dumating na salita na naging laman ay si Jesus.
Ano ang ibig sabihin ng salita na naging laman? Ang ibig sabihin nito ay si Jesus na nakatala bilang salita ng propesiya sa lumang tipan ay naging pisikal na realidad at lumitaw dahil natupad ang propesiya. Sa pamamagitan ng propetang si Daniel, na itala ng Diyos ang mga pangyayaring matutupad sa hinaharap sa panahon ng katapusan. Noong natanggap ni Daniel ang mga ito, hindi niya rin maintindihan ang mga talinghaga at sekreto tungkol sa mga pangyayaring ito, kaya tinanong niya ang anghel kung ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito. At ang sagot sa kanya ng anghel ay, ang mga salita ay mananatiling lihim at takasara hanggang sa panahon ng wakas. At pagkaraan ng 500 taon, ang mga propesiyang naitala sa pamamagitan ni Daniel ay natupad sa pamamagitan ni Jesus. Hindi alam ng mga disipulo ni Jesus ang mga sekreto ng langit na naisulat ni Daniel dahil naitala nga ito sa talinghaga. Walang nakakaalam nito, ngunit dahil nakita nila ang aktual na katauhan sa pamamagitan ni Jesus, nauunawaan nila ito ng malinaw. Ito ang dahilan kung bakit sa 1 John chapter 1 verses 1 to 2, sinasabi ng mga disipulo na si Jesus ang salita, ang buhay na buhat pa sa simula, at nakita ito ng kanilang mga mata, nahipo ng kanilang mga kamay. Ito ang ibig sabihin ng naging laman at dumating ang salitang binigay ng Diyos bilang propesiya. Si Jesus na dumating tulad nito noong first coming ay sumunod din sa utos ng Diyos na ipahayag ang mga propesiya ng patalinghaga, ang sekreto ng kaharian ng langit ng bagong tipan. Tulad na makikita natin sa John chapter 14 verse 29, binigay ni Jesus ang propesiya sa pamamagitan ng talinghaga at sinabing kapag natupad ang propesiya ay maniwala tayo. Ibig sabihin, dadating ang panahon na matutupad ang propesiya ng bagong tipan na ipinahayag niya sa talinghaga at malinaw niya itong ipapaalam sa atin, hindi ba? Basahin natin ang John chapter 16 verse 25. Though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this kind of language, but will tell you plainly about my Father. Amen! Nangako siya na kapag natutupad na ang propesiya, ay ipaalam na niya ito ng malinaw. Kaya kung kailan malinaw na natin itong nalalaman, ay ang panahon na natutupad ang propesiya. Hindi ba? Ang lahat ng sekreto ng langit na iprinopesiya sa Four Gospels at Aklat ng Revelation ay mauunawaan natin ngayon sa panahong ito kung kailan natutupad na ang Aklat ng Revelation at lumilitaw na ang mga realidad nito. At ang tunay na kahulugan ng mga talinghagang ipinapahayag ni Jesus ay malinaw na naipapatotoo ngayon sa inyo. Binigay ni Jesus ang propesiya para kapag natupad ito ay maniwala tayo, hindi ba? Kaya pakinggan ninyo ito at kung sa palagay ninyo na ito ang panahon na malinaw na naipapatotoo ang mga aktwal na katauhan ng sekreto ng langit na nakatago sa talinghaga at nalalaman na natin ang tunay na kahulugan ng talinghaga, sana mapaniwalaan ninyo ito at makamit ang kaligtasan. Tulad ng nakita natin kanina ng mga talinghaga ng sekreto ng langit sa Matthew chapter 13 at mga sekreto na nasa Aklat ng Revelation, malamang ay marami kayong gustong malaman ng mga tunay na kahulugan ng talinghaga at sekreto ng langit. Sana ay mapakinggan ninyo isa-isa at maunawaan ang tunay na kahulugan sa seminar na ito, ang patotoo sa talinghaga ng sekreto ng langit at ang realidad nito. At umaasa ako na maging mahalagang oras ito kung saan masusuri ninyo ang sekreto ng langit na nakapropesiya sa Four Gospels at Aklat ng Revelation. Ngayon ay alamin naman natin kung sa pamamagitan nino malalaman ang mga talinghaga sa panahong natutupad na ang Revelation. Nakapropesiya sa bagong tipan na may isang isusugo si Jesus. Sinabi sa Psalms chapter 119 verse 130, ang pagpapahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan at nagbibigay unawa sa walang karunungan. Kung gayon, para malinaw na maipahayag ang propesiya ng bagong tipan
na nakasara gamit ang talinghaga ay dapat may isang taong magbubukas ng salita, magbibigay ng kaliwanagan at pagkaunawa, hindi ba? Sinabi sa John chapter 16 verses 12 to 14 na kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya tayo sa buong katotohanan. At sa John chapter 14 verse 26 naman, ay sinabi niyang ituturo at ipapaalala ng banal na espiritu na ito ng katotohanan ang lahat ng mga sinabi ni Jesus. Ang mga sinabi ni Jesus sa panahong ito ay ang mga talinghaga tungkol sa sekreto ng kaharian ng langit. Ito ay nakasara sa loob ng 2,000 taon gamit ang talinghaga at wala ni isa ang nakakaalam tungkol dito. Ngunit ngayon, dahil natutupad ang propesya ng bagong tipan na aklat ng Revelation at lumitaw na ang realidad, ibig sabihin ay dumating na ang banal na espiritu ng katotohanan at malinaw na niyang pinapaalam ang kahulugan ng mga talinghaga. Ngunit paano ito gagawin ng espiritu ng walang katawan, walang bibig at lalamunan? Paano niya ipapaalam sa ating mga tenga ang kahulugan ng talinghaga? Makikita natin sa John chapter 14 verse 17 na ang espiritu ng katotohanan ay sasama sa isang tao at magtatrabaho siya sa pamamagitan ng tao. Kung gayon, sa panahon ngayon, kung kailan natutupad ang propesya ng bagong tipan na Revelation, makikita, maririnig at malalaman ng taong sinasamahan ng espiritu ng katotohanan ang aktwal na katauhan ng sekreto ng langit kapag lumitaw na ang mga ito. At sa pamamagitan ng salitang nasa Revelation chapter 22 verse 16, tingnan natin kung sino ang taong ito na sinasamahan ng espiritu ng katotohanan na nakikita, naririnig at naipapatotoo ang natupad na aktwal na katauhan ng Revelation. Basahin natin ang Revelation chapter 22 verse 16. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright morning star. Amen! Sinabi na sa panahong natutupad ang Revelation, ipapadala sa mga simbahan ang sugo ni Jesus, katulad ng ipinangako niya sa John chapter 16 verse 25, at ang lahat ng kanyang mga sinabing talinghaga ay malinaw na ipapatotoo. Bukod sa sugo ni Jesus na kanyang ipinadala sa mga simbahan, wala nang nakakaalam sa kahulugan ng mga talinghaga at walang ibang makakapagpatotoo sa mga aktwal na katauhan na natupad at lumitaw, hindi ba? Ang nakakaalam nito ay ang saksi lamang na nakakita at nakarinig. Kahit pastor o doctor of theology ay hindi malalaman ang sikreto ng langit kung hindi sila nakakita at nakarinig. Kaya ang propesiya na siyang sikreto ng langit ay hindi dapat unawain ng literal. Dapat malaman muna natin ang talinghaga bago intindin ito. Sana kayong nakikinig ngayon sa lecture na ito ay matukoy ninyo kung sino ang mensaherong ito na ipinadala ni Jesus at sana maunawaan ninyo ang aktwal na katauhan ng sekreto ng langit na pinapatotoo ng mensaherong ito at maging mga anak ng langit. Ngayon naman ay tingnan natin ang kahihinatnan ng taong nakaunawa at taong hindi nakaunawa sa talinghaga. Sa Matthew chapter 22 verse 29, nagsalita si Jesus tungkol sa mga taong nagkamali tungkol sa Biblia at sa salita ng Diyos. Tulad nito, kapag hindi natin nalalaman ang kahulugan ng mga talinghaga ng bagong tipan, kung literal ang pagbasa natin dito at tayo ay magkamali, ang pagkakaiba ng resulta nito ay langit at impyerno. Basahin natin ang salita sa Mark chapter 4 verses 10 to 12. When he was alone, the 12 and the others around him asked him about the parables. He told them, "The secrets of the kingdom of God has been given to you, but to those on the outside everything is said in parables, so that they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding. Otherwise, they might turn and be forgiven." Amen!
Sinabi na ang kaharian ng langit o ang sekreto ng langit ay ibinigay sa mga disipulo na mga anak ng langit, ngunit sa mga nasa labas o kaya ay mga anak ng impyerno na nasa labas ng kaharian ng langit ay hindi ito ibinigay at lahat ay ginawa sa talinghaga. Kung gayon, ang mga anak ng langit na nakaunawa sa talinghaga at nakatanggap ng kaharian ng langit ay mapapatawad sa kanilang mga kasalanan at maliligtas. Ngunit ang mga hindi nakaunawa sa talinghaga ay magiging mga nasa labas o kaya ay mga anak ng diablo na hindi mapapatawad ang kasalanan at hindi maliligtas, hindi ba? At napakalaki ng pagkakaiba depende sa nakaunawa o hindi nakaunawa. Tama ba? Ang dahilan kung bakit hindi pa rin ito maunawaan kahit ayon sa pangako ng Diyos ay lumitaw na sa panahong ito ang mga anak ng langit na ipinanganak sa binhi ng Diyos na ani na sila, na selyuhan at nalikha ng 12 tribes ay dahil hindi alam ang aktwal na katauhan ng salita ng propesiya at talinghaga. Ngayon, kung tayo ay kabilang sa iisang Kristyanismo na ipinanganak sa binhi ni Jesus, hindi ba dapat maunawaan natin ang iisang sekreto ng langit at maging isang pamilya, imbis na hindi ito maunawaan, magindayuhan at mag-away-away? Minamahal kong mga pastor at mananampalataya sa buong mundo, ang nais ng Diyos ay maniwala ang lahat ng relihiyon sa pangako ng bagong tipan at maging isa sa tunay na Diyos. Kung maging isa ang relihiyon, mawala na ang lahat ng digmaan sa buong mundo. Magkakaroon ng kalayaan, kapayapaan, at pagmamahal. At ang Diyos at kaharian ng langit na lumisan noong unang panahon ay darating muli. Taos puso akong umaasa na mauunawaan ninyo ang kahulugan ng mga talinghaga sa pamamagitan ng online seminar na ito at matanto ninyo ang aktwal na katauhan ng sekreto ng langit. Ngayon naman ay alamin natin kung paano nakatala ang mga talinghaga sa Biblia at kung ano ang kahulugan nito at tingnan natin ang ilang mga halimbawa. Una, alamin natin ang mga talinghagang gumagamit ng bagay. Basahin natin ang Isaiah chapter 28, verse 16. So this is what the Sovereign Lord says. See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who trusts will never be dismayed. Amen! Dito ay prinopesiya ng propetang si Isaiah na nilagay sa Zion ng isang bato. Ito'y isang batong subok at batong pundasyon. At ang maniwala daw sa batong ito ay hindi mamamatay. Kung gayon, mayroon ba talagang bato na kung paniwalaan ng tao ay hindi siya mamamatay? Ano ang itsura ng batong ito? At sa dinami-dami ng bato sa bundok, paano natin mahanap ang bato na inilagay ng Diyos? Tulad ito, kung iisipin lang natin na literal at pisikal ang bato sa aklat ng propesiya, ay hindi talaga natin maiintindihan ang kahulugan nito, kahit gaano man katagal ang iyong pag-aaral ng Biblia. Suriin naman natin ngayon kung anong sekreto ng langit ang itinago ng Diyos sa bato. Basahin natin ang 1 Peter chapter 2, verses 4-6. As you come to Him, the living stone rejected by men but chosen by God and precious to Him. You also, like living stones, are being built in a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in the scripture it says, See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame. Amen! Ayon sa aklat ni Apostle Peter, ang batong buhay ay itinakwil ng mga tao, gayunpaman ay pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos, at ang batong ito
ay si Jesus. Ang batong iprinopesiya sa Isaiah na kung paniwalaan ay hindi mamamatay ang tao, ito ay si Jesus. Nakakamangha, hindi ba? Ang bato na ginamit bilang talinghaga sa propesiya sa Lumang Tipan ay si Jesus na lilitaw sa unang pagparito kung kailan matutupad ang propesiyang ito at si Jesus ang sekreto ng kaharian ng langit. Susunod, tingnan naman natin ang talinghagang gumagamit ng tao. Basahin natin ang Isaiah chapter 61, verse 1. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. Amen. Nakatala ito na parang si Isaiah ay pinahiran ng Diyos at nakatanggap ng banal na Espiritu para ipangaral ang Ebanghelyo. At kung titingnan natin ang Luke chapter 4 verses 17 to 21, pinapatotoo dito na ang pinahiran ng Diyos at nakatanggap ng banal na Espiritu ay si Jesus. Tulad nito, ang propetang si Isaiah ay ginamit bilang talinghaga. Ang susunod naman ay talinghagang gumagamit ng hayop. Sinabi sa Deuteronomy chapter 25 verse 4 na huwag busalan ang baka kapag ito ay gumigiik. Ngunit kung titingnan natin ang 1 Corinthians chapter 9 verses 9 to 10, ang mga manggagawa ng Diyos ay inihalin tulad ng patalinghaga sa baka. Sa Song of Songs chapter 2 verse 50 naman ay sinabing hulihin ang mga asong gubat na sumisira sa ubasan. Sa Ezekiel chapter 13 verse 4, ang asong gubat na ito ay ginamit bilang talinghaga na tumutukoy sa bulaang propeta. Ngayon ay tingnan naman natin ang talinghagang gumagamit ng makasaysayang pangyayari. Ang dalawang asawa ni Abraham na makikita natin sa aklat ng Genesis ay ginamit sa Galatians chapter 4 verse 21 to 24 bilang talinghagang tumutukoy sa dalawang tipan at ang tabernakulong nakita at ginawa ni Moses ay ginamit din bilang talinghagang tulad ng makikita natin sa salitang nasa Hebrews chapter 9 verse 9. Basahin natin ang Hebrews chapter 9 verse 9. This is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clean the conscience of the worshipers. Amen! Tulad dito, makikita natin na kahit ang mga makasaysayang pangyayari ng Lumang Tipan ay ginagamit bilang talinghaga at nakatago dito ang sekreto ng kaharian ng langit. Tingnan naman natin ang panghuli, ang mga talinghagang gumagamit ng pangalan ng lugar at bansa. Basahin natin ang Revelation chapter 11 verse 8. Their bodies will lie in the street of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Amen. Makikita natin dito ang Sodom, Ehipto, at Golgotha, kung saan pinasan ni Jesus ang krus. Kung iisipin natin ito bilang pisikal na lugar at bansa, hindi natin maintindihan ang tunay na kahulugan ng Biblia. Dapat spiritual na talinghaga ang tingin natin dito. Ayan, tiningnan natin ang mga halimbawa ng talinghaga sa Biblia. Ibuod na natin ang mga tinalakay natin ngayon sa pamamagitan ng ating konklusyon. Ang panahon natin ngayon, ang panahon kung kailan ang mga sikreto ng langit o ang propesiya ng aklat ng Revelation ay natutupad at lumitaw bilang laman at ang mga aktwal na katauhan na ito ay ipinapaalam sa atin. 2,000 taon na ang nakalipas, nangako si Jesus na pagdating ng panahon, hindi na siya magsasalita ng talinghaga, kundi malinaw na niyang ipapaalam ang realidad ng talinghaga. At dahil ipinapaalam na ang kahulugan ng mga propesiyang talinghaga, makapasok sa kaharian ng langit ang mga makakaunawa at maniniwala sa tunay na kahulugan at aktwal na katauhan ng mga ito,
Ngunit ang hindi maniniwala ay pupunta sa impyerno. Ito na ang panahon kung kailan malinaw nang ipinapaalam ang mga talinghaga ayon sa pangako ni Jesus at malinaw itong napapatotoo dahil lumitaw na bilang aktwal na katauhan ang mga sinalita sa talinghaga. Ang tanging nakarinig at nakakita lamang ang nakakaalam sa kahulugan ng mga talinghaga ng sekreto ng langit o ng bagong tipan na dapat nating paniwalaan. Siguraduhin natin na maunawaan ang tunay na kahulugan ng sekreto ng langit na nakatago sa talinghaga at makasama sa langit na ating ninanais. Amen. Sa susunod na seminar, ay mapapakinggan natin ang Lesson 4 na tungkol sa talinghaga ng binhi, bukid, puno at ibon. Ang instructor na makakasama ninyo ay mas magaling sa akin at kahanga-hanga, kaya sigurado akong magiging masayang lecture ito. Sana makadalo kayong lahat at makatanggap ng biyaya at inspirasyon. Bilang pagtatapos, dahil tayo ay iisa sa Diyos at kay Jesus, ay isigaw natin ang We Are One. Kapag sinabi ko ang We Are One, ay pakitaas ang inyong daliri ng ganito at sabay natin itong isigaw. Iisa tayo sa Diyos at kay Jesus. We are one! Tayo ay manalangin. Maraming salamat po aming banal na Diyos Ama. Dahil sa pag-ibig ninyo ay nakagawa kami ngayon ng seminar tungkol sa talinghaga ng sekreto ng langit at patotoo sa mga realidad nito. Salamat po sa biyayang tinipon niyo po kami para gawin po kaming mga anak ng kaharian ng langit. Kayo na po ang mamuno sa lahat ng mga espiritong dumalo ngayon para maunawaan nilang mabuti ang napatotoong mga talinghaga ng sekreto ng langit at mapaniwalaan ito para sila'y maligtas. Pagpalain niyo po sa pisikal at espiritual ang mga anak ninyong dumalo para mapakinggan ang mga sekreto ng langit kahit na sila ay abala sa maraming bagay at gabayan niyo po sila para makadalo sa mga susunod pang seminar. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Maihahambing ko ang itsura ng langit sa paraan ng pagsasaka at pagtatrabaho ng mga tao. Nais ipabatid sa atin na itinago ito, ang langit na ninanais nating mga mananampalataya. Tayo po ba ay ipinanganak sa binhi ng Diyos o sa binhi ng Diablo? Hindi ba dapat lumingon tayo at tingnan natin ang ating mga sarili? Tayo ang nakarinig ng salitang ito sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Dapat tayo magsikap na maging tunay na mananampalataya na makakarating sa langit at buhay na walang hanggan. Amen! Oo, gaya na makikita mo sa video, sa susunod na Lunes, isang seminar ang gaganapin na may paksang The Figurative Seed, Field, Tree, and Bird. Ang oras ay katulad ngayon, alas 9 ng umaga. Tayo'y dumalo upang ikaw at ako ay makapasok sa hinahangad na langit. Ang talinghaga ng lihim ng kaharian ng langit at ang totoong mga kahulugan nito, ang Shincheonji Online Seminar ay sabay-sabay na binobroadcast sa 24 na wika sa buong mundo sa pamamagitan ng opisyal na channel sa YouTube ng Shincheonji Church of Jesus. Sa kasalukuyan, maraming mga pastor at seminarista na nakarinig ng mensaheng ito ang bumuo ng MOU kasama ang Shincheonji upang ipagpatuloy ang pagpapalitan ng kaalaman sa Biblia at kultura. Bilang karagdagan sa mensaheng narinig mo ngayon, kung meron kang higit pang mga katanungan tungkol sa Shincheonji Church of Jesus at sa mga doktrina nito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang mga numerong ipinapakita sa screen. Maingat namin kayong gagabayan ng mabuti at detalyado. Maraming relihiyon at simbahan sa mundo. Gayunpaman, dahil ang Diyos ay ang salita sa pasimula, kung saan lamang mayroong tunay na salita ng pangako, ang Diyos ay kasama niya. Sa langit ay may mga pamilya na matagal nang nananabik sa Diyos at sa salita. Dahil ang Diyos ay isa, may isang Biblia.
At ang ating pag-asa para sa langit at buhay na walang hanggan ay iisa. Umaasa ako na tayong lahat ay makapasok sa salita at maging isang pamilya. At ikaw at ako na nagpapagaan sa mundo bilang mga tunay na liwanag ng Kristyanismo. Salamat sa lahat ng dumalo ngayon sa lugar na ito na may dalisay na puso upang maunawaan ang salita ng Diyos. Panghuli, tatapusin natin ang Shincheonji Online Seminar sa panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon. Sama-sama tayong manalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Oo, dalangin namin ang biyaya ng Diyos ay laging mapuno sa inyong lahat na kasama namin ngayon. Maraming salamat.